Kamusta ang barkada? Nagbabalik na naman tayo sa isa na naman Minecraft video. At itong Minecraft video to mga barkada ay tungkol na naman sa Katakraft mga kabarkada. At kung hindi nyo pa po alam, season 3 na po mga kabarkada. At ito po ang ating base mga kabarkada. Kung pinanood nyo po yung previous episode, which is I highly recommend na panoorin nyo mga kabarkada, dahil marami nangyari po doon. Nakita nyo po doon yung bakbakan namin. At the same time, nakita nyo po yung mapa namin ngayong season 3 mga kabarkada. Doon yung makikita kung nasan yung mga paborito nyo, yung mga Minecraft creator ng Katakraft. Andun si Bibuyog, andun si King Ebi, at andun lahat ng Katakraft members. Kaya tingnan nyo na mga kabarkada episode 1 kung gusto nyo malaman kung saan sila nakatira at kung gaano kami kalapit. Kasi mga kabarkada, isa sa mga kapitbahay ko dito ay si Bibuyog, at syempre isa sa kapitbahay ko dito dun sa may banda, dun sa may norte. Norte ba yan? Ano bang ano yan? Ano ba to? East pala. Banda dun sa may east mga kabarkada ay si Starseer. At dito naman sa west mga kabarkada o Kanluran ay si Bibuyog mga kabarkada. Pero yun yung mga kabarkada, kung nakikita nyo, medyo hinihintay ko kung may magre-reklamo eh. Bakit naglalag yung server? Akala ko ba hindi na maglalag yung server namin? Actually, hindi pa rin po kami naglalag hanggang ngayon. Apakasaya mga kabarkada. 1,000 blocks kami magkakalayo. Isipin nyo yung base ko ng season 2, yung volcano, tapos yung base ni Avery. Ganon kalayo kada isang base mga kabarkada. So isipin nyo, ilan kami nasa server ngayon? 4-2 pa yung AFK, si Clarence, siya kasi Kuya Ray. Tapos ganito pa rin kabilis yung server namin mga kabarkada. Talaga nga naman napakalupit ni Apex Hosting mga kabarkada. Link in the description mga kabarkada. At itong mga baka na to, kaya ako sila binibreed mga kabarkada. Kasi kailangan ko ng books para sa ating enchantment table. Kung nakikita nyo naman dito, this is the very, very, very useful enchantment table. Napaka-active ko ngayon mga kabarkada, kasi excited na ako ngayong season. At syempre, marami tayong gagawin ngayong season. At kasama na dito ay pagpas lang nito mga baka na to. Pas lang yan. Ba't ayaw mamatay? Ba't napaka... Ayun, okay. Ba't ayaw mamatay? Kailangan ko pala tumalon. Hindi, kailangan i-critical ko sila para ma-one-hit ko sila. Yung mga anak nyo po dyan na nanonood ng mga baka, itong mga maliliit na baka na yan, pumikit kayo. Masama itong ginagawa ko nyo. Huwag nyo po akong gagayahin. Ako po'y hindi vegetarian. Akin na yung mga karni nyo. Akin na yung mga karni nyo. Alam nyo ba, ang pinakamasarap na steak na nakain ko, actually hindi po ako mahilig sa mga ganong klase ng pagkain, yung mga steak-steak na yan. Actually, kumain ako one time ng steak. Yun yung pinaka first time ko kumain ng steak. Hindi burger steak ha, yung steak talaga na binibili sa restaurant. Kasama ko yung tito ko nun, tapos bumili kami ng steak. Tapos sabi ko, parang mas gusto ko yung Jollibee burger steak. Ganun ako mga kabarkada, parang hindi ko trip yung mga ganong klase ng luxury food. Ano yung luxury food pala, luxury, ano yung luxury? Luxury food mga kabarkada, parang hindi ko siya trip. Pero ang pinakamasarap na nakain ko noon ay yun sa Singapore kami mga kabarkada. Kasi halos lahat ng pagkain sa Singapore may ganun. May ganun sila, may mga steak sila, at yung steak nila doon parang regular lang na pagkain mga kabarkada. So pinatay ko na lahat ng mga matatanda, ang natira na lang ay yung mga bata. Syempre bawal, bawal yan. Dapat yung mga adults lang ang papatayin natin. Yung mga ito, meron pa silang chance para mabuhay. Dahil marami na tayong leather mga kabarkada, gagawa na tayo ng paper. Actually, meron pa akong mga paper dito. At ngayong season mga kabarkada, medyo take it slow natin. Alam ko hindi ko pinapakita yung mga ganitong part ng video ko kadalasan nung season 2. Hindi ko pinapakita yung parang paggawa ko ng mga books, parang ganito, 'di ba? Hindi niyo nakikita yan, 'di ba, nung season 2. Ang gagawin ko ngayon, halos lahat ipapakita ko mga kabarkada, pero hindi yun sa todo nakaka-boring na siya mga kabarkada. Hindi ako magbi-build sa harapan niyo. Syempre, nag-e-exist pa rin ang time-lapse mga kabarkada. At yun nga, yung mga makikita niyo ngayon, i-take it slow ko na kasi ang madalas yung nakikita. So babalik na lang sa inyo mga kabarkada. Let's go. Di ba puro ganun yung ginagawa ko? Hindi, ngayon mga kabarkada, papakita ko sa inyo step by step process ko ano yung mga pinaggagawa ko sa server syempre. At kailangan natin mag-enchant ng pickaxe mga kabarkada kasi magma-mining tayo. Marami tayong kailangan i-mine mga kabarkada. Bakit 28 lang? Kulang pa ng isang book. Oh my goodness, wait lang. Ano to? Okay, unbreaking 3. Pero sige, gawin natin tong ano tawag dito? Gawin pa natin to ng isa pang bookshelf dito at isa pang bookshelf dito. Tapos ilagay na lang natin sa ibabaw tong grindstone at itong anvil. At meron na tayong... Ba't hindi ko ma-right click? Anong nangyari? May sumasali ba? What? Anong nangyari? What? Naglag yung laro ko. Yung laro ko mismo yung naglag, hindi yung server. Anong nangyari? At ano yung gagawin ko? Okay, so iano natin yung pickaxe at unbreaking 3 pa din. Siguraduhin mo maganda, ibibigay mo sa akin. Bigyan mo ko unbreaking 3, efficiency 4, at syempre fortune 3. Efficiency 3? Ano to? Basura! Pat ka naman ganyan. Teka. Ano susunod? Oh, ganun din binay. Oh my goodness, ko combine ko na lang tong dalawa na to.
Ang ipapangalan natin dito mga kabarkada ay si Manus Deus mga kabarkada. Kasi si Manus Deus ang dahilan kung bakit nandito tayo ngayong season mga kabarkada. At syempre kailangan natin ng maraming pickaxe mga kabarkada. Kailangan ko mga kabarkada sa Nether. Kasi mga kabarkada, kung ang season 1 mga kabarkada nag medieval tayo, season 2 medyo nag semi fantasy tayo mga kabarkada. Ngayong season 3, ite-take ko yung challenge mga kabarkada. Isa sa mga ayaw kong builds bukod sa pagiging natural building, yung mga tulad ng mga volcano, ayaw ko ng mga ganun. Ang gagawin natin mga kabarkada ay modern build. Hindi po ako magaling sa modern build mga kabarkada. At yun yung challenge ko ngayong season. Ang gagawin natin mga kabarkada ay mga modern buildings at mga modern bases mga kabarkada. At syempre, nag-gather na po ako off-cam mga kabarkada ng quartz. Ito lang po yung nag-gather ko. At kapag kinuha natin to, approximately mga 2 stacks lang ata to ng quartz. So tingnan natin, 2 stacks ng quartz na hindi pa umabot. 1 stack and 50. Ganun karaming quartz yung kailangan ko mga kabarkada para makagawa lang ng isang ganun karaming quartz yung kailangan ko mga kabarkada. Tapos tingnan nyo naman, ganito lang makukuha ko. Tapos syempre susunugin pa natin to, kasi ayoko po nung ganitong itsura. Tingnan nyo, ito yung itsura na to. Meron siyang outline sa may gilid. Ayoko na may outline, mas gusto ko yung plain lang mga kabarkada. Ito yung smooth quartz mga kabarkada. Kabalkada, ano yun? Itong smooth quartz mga kabarkada, kung titingnan niyo yung difference nila, ito yung regular quartz, kung nakikita niyo may outline siya sa gilid. Ito naman yung smooth quartz, tingnan niyo walang outline sa gilid. Kaya mas gusto ko ganyan mga kabarkada. At susunugin natin 'to lahat para lang magkaroon tayo ng magandang quartz. Ay, ang bilis mag-mining ng quartz ah. Ang bilis na. Teka, wala pa akong haste pipe noon. Instant? Wait lang, hindi ko nakukuha. Ay, hindi nakukuha. Wala ko, hindi ko nakukuha. Oh my goodness, kinabahan ako. So smooth quartz yung gagawin natin mga kabarkada. So sobrang dami kong ima-mining na quartz. At the same time, marami din ako kailangan na concrete. So medyo grindy ang season natin ngayon mga kabarkada. Ganun ang gagawin natin. Paparusahan natin yung sarili ko. So i-ano ko na to? I-smooth quartz ko na to kasi wala rin naman akong gagawin sa mga yan. At syempre magma-mining tayo sa Nether at the same time. Eh kailangan ko muna mag-mining dito sa mining area natin kasi medyo short tayo sa diamonds. Bukod sa yung diamonds kailangan natin pang armor, ay kailangan din natin siya para sa shop. Tingnan nyo, 3 diamonds lang ang meron ako. Hindi kasama to kasi yan yung first diamond ko. 3 diamonds lang ang meron tayo mga kabarkada. Paano na kaya? Hindi sinasadya. Bakit ganito ang mundo? Ayaw ako bigyan ng diamonds. Pinilit, wala namang rhyme pero pinilit. Ay nako. So naisip ko, bago ako mag-mining, magpapa-level 30 muna ako sa Nether mga kabarkada. Total kailangan ko din naman ng quartz kasi gagawa tayo ng first base natin ngayon mga kabarkada. Kasi wala pa akong bahay, sila meron na, ako wala pa. Kaya ang gagawin ko muna ngayon mga kabarkada, pupunta tayo sa Nether dahil magpapa-30 tayo. Pagkatapos ay gagawa tayo ng pickaxe para makakuha tayo ng fortune tree na pickaxe kasi hindi maaaring mag-mining tayo ng diamonds nang walang fortune tree. So magpapa-level muna ako sa Nether mga kabarkada. Kukuha tayo ng quartz at magbabalik ako sa inyo pagka level 30 na tayo. Let's go. Ay, wala akong gold. Wait lang. No. Uy. Uy, pumasok siya sa portal. So kakagaling ko lang po sa Nether mga kabarkada. At ito lang ang nakuha natin na quartz mga kabarkada. Sobrang tagal ko sa Nether. Tapos ito lang nakuha natin. One stack tsaka ilan to. Teka, baka magkamali ako dito. Pillar. Ano pirkaya ba ng mga to? Ah, okay. Ngayon lang kasi ako gagamit ng quartz mga kabarkada. Hindi talaga ako nagbibuild ng ganito. Kasi sobrang mahal nito. Kailangan ko talaga ng villager para mapamura lang tayo ng paggawa ng mga quartz. So ito pa lang yung quartz natin mga kabarkada. Sobrang konti pa lang. Kasi gagawa ako ng base ngayon. Kailangan natin itong quartz na to. So susunugin ko na siya ngayon. Siyempre, ang pinaka-importante, meron na tayo mga kabarkada na level 35. Makakatulong din to pag nag-mining tayo ng quartz, siyempre. Asa na yung ano ko, lapis lazuli ko? Naku, naiwanan ko ata yung lapis lazuli ko. Oh my goodness. Kailangan natin mag-enchant. Kailangan ko ng fortune para sa diamonds, sa quartz, lahat ng pwede natin i-mine na may fortune para mas marami tayo nakukuha. Okay, siguro ang gawin na lang muna natin ay mag-craft muna tayo ng mga maliliit na bagay. For example, ay mga sword lang na maliliit para mawala lang yung enchantment na nakasunod. So, ganito. Halimbawa, ang lumabas dito, sana lumabas dito ay efficiency 4 tapos fortune 3. Hindi, silk touch. Ayoko muna ng silk touch ngayon. Ang gusto ko muna ay fortune 3. Yung sure na fortune 3. So ang gagawin muna natin, magka-craft muna tayo ng mga bagay na mura lang tapos lalagyan natin ng level 1. Tanggalin na lang natin to tapos i-move natin siya dito. Tapos tsaka natin ilagay to ng ganyan para hindi masyadong malaki yung level na mababawas. Tapos balik ulit natin. Unbreaking 3. Tapos tanggalin ulit natin to. Lagyan natin siya dito. Tapos balik ulit natin. Tapos tingnan natin kung fortune 3. Unbreaking 3 pa din. Naku, mauubos yung level natin sa ginagawa ko na to. Fortune 1.
Sa lahat na pwede ko makuha, Fortune 1 pa talaga. Nilagay ko ba ito? 1 XP lang mababawa sa akin? Ah, 1 lang pala. Okay, hindi ko na pala kailangan lumayo. Lumalayo pa ako. Oh my goodness. Pwede naman pala 1 lang nang pala yung bawas na. Okay, ito. Fortune! Yes! Nakuha ko na. Okay. Kailangan na lang natin magpa-level. Kapos kapag nakapagpa-level na tayo, balik tayo sa enchantment table at meron na tayong fortune tree. Regardless naman kung iron pickaxe lang gamitin natin, kasi kailangan ko lang naman yung fortune tree na enchantment. Hindi ko naman kailangan yung durability niya. So magma-mining muna ako sa nether ng quartz. Tapos babalik tayo kapag meron na ako level 30. Let's go! Tayo po'y nagbabalik, mga kabarkada. Ang gagawin natin, mag-enchant na tayo ng fortune. Pero bago natin gawin yan, kailangan ko muna matulog. Dahil gabi na, wala na naman matutulog. Ako na po. Ay, nalaglag ako sa higaan. Okay, nakatulog na ako. Jolly Sly went to sleep. Kung sino man po kumuha ng Sly the Miner na pangalan, sana masaya ka na. Jolly Sly yung ginagamit ko. Kung nakikita nyo, hindi Sly the Miner, Jolly Sly. Kasi may kumuha po ng Sly the Miner na pangalan. Hindi ko alam kung sino ka. Pero kapag nakita kita, hahanapin din kita. At kapag nahanap kita, kukunin ko yung pangalan ko. So ito na po yung fortune tree. Ayan, efficiency 4 and fortune tree, mga kabarkada. Alright, let's go. Isa sa mga kailangan natin gawin, mga kabarkada, ay kung alam nyo lang po, kung nakita nyo po yung mapa noong nakaraan, mga kabarkada, yung shopping district po natin ay nasa gitna at tayo po ay nasa number 8. Sobrang layo po natin. Pakita mo, Jaycer, yung mapa. Ganyan po kalayo, mga kabarkada. At ang gagawin natin para mapabilis ang ating pagbiyahe, syempre kilala nyo ako, ako si Sly the Miner. Kailangan marami tayong maibenta na gamit at syempre dapat ma-dominate natin yung buong shopping district, mga kabarkada. So magma-mining ako ngayon ng obsidian, kasi ang gagawin ko, mga kabarkada, ay magsiset na ako ng mga portal, mga kabarkada, papunta sa shopping district. Hindi pala mga portal ko lang. Iniisip ko actually kung paano kapag nag-mine ako na obsidian, nalaglag yung obsidian sa lava, ano ba yan? Nag-mine ako na obsidian, tapos itong mga obsidian na to, binenta ko para makagawa ng portal yung iba pa mga Kadacraft members. Kasi malalayo sila, syempre kakailangan nila na mabilis na travel papunta sa shopping district. Maganda bang business strategy habang maaga pa? Kasi wala pa silang mga diamonds, wala pa silang mga pickaxe na pwedeng, eto, diamond pickaxe para makapag-mine na obsidian, di ba? Pero pwede naman sila gumawa, pero sa Nether hindi sila makakagawa ng portal. So, syempre, Sly the Miner to the rescue. So siguro pag mamine ako ngayon na obsidian, tingnan natin ko ilan yung kaya ng kaluluwa ko mag-mining na obsidian, kasi medyo napakatagal nito i-mine. Tingnan niyo, sobrang tagal. Nabot ako 5 seconds para lang mag-mine ng isang piraso, di ba? So titingnan ko ilan na makukuha ko. Sana sipagin ako. Syempre habang nakikinig ng music, nanonood ng movie, kausap ka ng Kadacraft members. So yun, babalik na lang ako sa inyo, mga kabarkada. Gagawa ako ng portal papunta sa shopping district. Let's go. So nag-mining ako, mga kabarkada, off cam. Of course, kasi medyo mahirap-hirap maghanap ng diamonds, mga kabarkada. Inabot po ako ng isang oras at ang nakuha ko lang ay 6 asin diamonds ko. What? Hindi ako ready doon, oh my goodness. Hindi ko po sinasadya yung box. Sabihin nyo, kaya sa'yo sinadya mo yun. Naiwanan ko pala. Ano ba yan? Lumakit ako dito para mag-enchant. Tapos naiwanan ko yung diamonds ko. Wait lang. Bababa tayo dito. Boom, 'di ba? Napakalupit. Syempre, yan ang una kong inasikaso. Asan yung diamonds ko dito? Where's mad? Ayun ito. 19 diamonds, mga kabarkada, ang nasa pangalan natin. Of course, mamaya pupunta tayo sa Nether kasi i-connect ko na yung portal natin sa shopping district. Of course, kasi medyo nahihirapan na tayo mag-travel, mga kabarkada. Ayun ito, toto. Meron akong 1 stack, mga kabarkada, and 61 na obsidian, mga kabarkada. So kung sino man ang bibili sa atin, of course, para magkaroon sila ng magandang portal papunta sa shopping district. Syempre gagawa natin sila na safe na daanan, ay babayaran nila tayo ng 10 diamonds. Kausapin natin kung sino yung mga gustong mag-avail ng installation, mga kabarkada, ng Nether portal papunta sa shopping district. Syempre, ako pa ba? Sly the Miner eh. Bawal pa ba matulog? Okay, bawal pa matulog. So ang gagawin ko, mga kabarkada, i-combine ko na tong dalawang pickaxe ko kasi masisira na sila. So kailangan na natin sila i-combine. So meron na tayo efficiency 5, fortune 3 at unbreaking 3. So ang ipapangalan natin dito ay ano, magandang pangalan. Eto, papangalan natin siyang ate mo, Jane. Yan. Jane po ang pangalan ni Jane, no? Hindi po siya Jade, hindi po siya Jane, hindi siya Payne. Basta Jane po, ano? Jane po ang pangalan niya. Huwag po kayong ma-confuse, mga kabarkada, na Jane po ang pangalan niya. Kasi may mga nagsasabi na, "Kuya Sly, sino po ba si ate mo Bane? Sino po si ate mo Hane?" Mga na mispronounce nyo. Jane po, Jane, Johnny. Johnny po ang pangalan ni ate mo, Jane. At syempre, gagawa pa tayo ng isa pang pickaxe, mga kabarkada. Ba't ko tinanggal yung crafting table? Okay, gagawa tayo ng isa pang pickaxe. Mayaman na tayo, gagawa tayo ng maraming pickaxe. Bigyan mo ako ng maganda-gandang enchantment. Unbreaking 3. Wala na pala akong XP. Oh no, that pala, nag-enchant muna ako bago ako nag-combine. Meron pa tayong 16 diamonds, mga kabarkada. Siguro, try na natin pumunta sa shopping district, mga kabarkada. Tingnan natin kung meron ng tindahan dun, syempre. At kapag wala pa, mag-iisip tayo kung ano pwede natin itinda. Kukunin ko na ang mga materials natin na para makapunta tayo dun ng ligtas
At syempre gagawa tayo ng tunnel mga kabarkada para safe na safe syempre. So ang coordinates ng shopping district mga kabarkada ay 032. Okay, nandito na tayo malapit na 0. Okay, nandito na tayo mga kabarkada. Dito tayo gagawa ng portal syempre para mabilis tayong makakapunta sa shopping district para hindi na tayo maglalakad ng sobrang layo mga kabarkada. Kasi kung hindi nyo po alam mga kabarkada, 1000 blocks po ang layo ko sa shopping district lalo na yung iba pang mga Kadacraft members. Kaya medyo maganda-ganda business yung mga kabarkada. Medyo magandang business mga kabarkada yung paggawa ng mga nether tunnel para makapunta sila sa shopping district na mabilis. At syempre ligtas, yun yung pinakamahalaga. So pupunta na tayo dito, tingnan natin kung mapupunta tayo sa shopping area. Tingnan natin, teka na, napunta ako sa kuweba. Pero nasa shopping district na ata ako. Hukay tayo pa itaas, hukay tayo. Nako, mukhang bundok pa nga ata ang ating napuntahan. But parang ang taas nito. Okay, ito, dirt na to. Palabas na ba to? Palabas na ba to? Yes, palabas na. Okay. Kala ko nasa bundok tayo. My goodness. Okay, andito na ba tayo? Okay, andito na tayo sa shopping area. Dito po kami nagbakbakan mga kabarkada. Oh, napakadaming kalat. Ano ba yan mga Kadacraft members? Ito yung magiging shopping district namin mga kabarkada. May mga lumulutang pampuno. Naku, yari kayo kay Maki. Alam nyo na, tinutukoy ko kung napanood nyo ang season 1 mga kabarkada. Ano to? 15 pieces of books is equal to 10 diamonds. Aba, ginto. Feeling ko kay Bibuyog to. Ginto, ano ba yan? Ano yan, Bibuyog? Bakit ka may tindang ginto dito? Ano ba naman yan? 15 books? 10 diamonds? Anong klaseng presyo yun? Ano ba yan? Ganito na ba tayo sa Kadacraft? Kailangan na lahat naghihirap? Ano ba yan? Bakit kayo ganyan, Bibuyog? Bakit? Okay, tinanggal ko na tong tower na to. Ano ba to? Magiging slide the minor cleaning services na naman ba tayo ngayong season? Hindi pwede. Hindi ko na itutuloy yun. Ayoko na mag slide the minor cleaning services. At syempre, dito natin gagawin yung portal actually. Lagay natin dito sa may gitna. Siguro dito na yung gitna sa may pinakataas na to. Or dito na lang natin siya ilagay kasi tatanggalin din tong bundok na to parang araw eh. Lalagay ko yung portal dito tapos kakausapin natin yung ibang mga Kadacraft members kung gusto nila magpa-install ng portal kasi sobrang layo mga kabarkada ng mga bases namin kaya magandang business to. Maganda yung kitaan dito mga kabarkada. Oh, buksan natin yan tapos sirain natin yung nasa baba. Asan na yung hinukay ko kanina? Nice. Hindi ako nag-recording. Namatay ako. Lalaglag ako sa laba. Oh no, lahat ng gamit ko dala ko. Pero yung diamonds nandito pa din. Pero dala ko yung fortune ko. Tapos 3 stacks ng quartz yun. Quartz block. Okay mga kabarkada, naka-recover na po ako. Kahapon mga kabarkada ay nag-rage quit ako mga kabarkada dahil namatay nga ako kasi nawala yung fortune tree natin. At mga kabarkada, nakabalik na tayo kasi meron na ulit akong fortune tree mga kabarkada. At syempre level 31 na ulit tayo. Marami na tayong quartz pero kukulangin pa rin yun para sa build natin mga kabarkada. Pero una ikita nyo, meron diamond sa harapan natin mga kabarkada. At gagamitan natin ang fortune to mga kabarkada. At tingnan nyo naman, meron na tayong 9 diamonds. 4 na diamond ore, binigyan tayo ng 9. At meron pa ako dito sa may banda dito sa may dulo. Syempre nagmamining ako off-cam kaninang umaga mga kabarkada. Kagabi talaga nag-cut na ako kagabi. Hindi ko na talaga kinayan. Sumama ang loob ko. Kasi namatay ako eh. Bukod sa pickaxe ang nawala sa akin, nawala din yung mga quartz na minahin ko. Yun yung pinaka-importante kasi napakahirap makakuha ng quartz. Siguro ang gagawin ko na lang talaga ay mag-ano na lang ako ng villager. Kasi yung villager mga kabarkada, yung mason, nagbibigay siya ng quartz mga kabarkada. So mag-ano tayo ng mason ngayon, magbibreed tayo ng mga villager. Ayan, meron na tayong 18 diamonds mga kabarkada. At least diba, medyo nakakapag-progress na tayo mga kabarkada this episode syempre. Of course, marami na tayong nagagawa. At syempre, isa sa mga kailangan natin gawin mga kabarkada ay kailangan ko din itong mga clay na yan. So magmamining tayo ng clay kasi pwede natin ibigay sa mason yan mga kabarkada. Bibigyan niya tayo ng emerald at mapapalevel natin yung mason natin. At kung nakikita nyo mga kabarkada dun sa may banda na yan, yan yung nakikita nyo yung box na yan, yan po ay villager mga kabarkada. Ibibreed natin yan dahil mga kabarkada marami na tayong carrots, diba? Katulad nung sinabi ko dun sa hardcore survival let's play ko na kailangan natin ng maraming carrots para makapagbreed ang mga villager. So gagamitin natin itong mga carrots na to para makapagbreed yung mga villagers natin doon. At the same time syempre, makakalimutan ba natin ang ating pickaxe? Bigyan mo ako ng silk touch. Efficiency 4 lang? Ano ba naman to? Walang kwinta. Pero yun yung mga kabarkada, gagawa lang tayo ng temporary shelter dito ng mga villager para lang makapag-breed sila ng maayos. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O diba? 11 mga kabarkada. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O yan. Okay, meron na yan. Pupunoy na lang natin to. Grabe yung season ngayon ng Kadacraft eh, no? Oras-oras mga kabarkada, sobrang daming tao dito sa server. Tingnan mo! Ito na naman mga Kadacraft members. Very active, very present mga kabarkada. Mga gumagawa ng episode dyan, syempre.
Tingnan nyo, andito sila lahat, oh. Ayun, oh. Hindi naman lahat actually. Siguro mga 1/4. Kasi may mga nagtatanong din, Kuya Sly, ilang po ba kayo sa Kada Craft? 19 po kami sa Kada Craft. At may mga nagsasabi, kala ko ba Kuya Sly, hindi ka na magsasali? Sinungaling ka po Kuya Sly. Well mga kabarkada, nung sinabi po namin na yun, ay nakalista na po itong mga bagong members. Kaya hindi na po kami magsasali. Kasi sila na po yung naisali namin. Ganun lang po yun mga kabarkada, very basic lang. Dapat naiintindihan nyo na kaagad yun. At yung mga nagre-reklamo na bakit daw may mga kasali pa rin, dapat kala ko ba hindi na magsasali? Eh kayo po yung mga tipo ng taong hindi po talaga makakasali. Para sa Mason, ang kailangan natin ay stone cutter. Okay, so bubuksan ko na to, tapos palalabasin na natin yung mga villager natin, papupuntayin na natin sila dito. Doon tayo! Okay, andito na yung dalawang villager. Kailangan na lang nila ng workstation. So ang bibigay natin na workstation ay farmer. Actually, pwede na natin gawing Mason yung isa. Alam ko pwede. Kasi hindi naman ata required na dalawang farmer para makapag-breed. Ang alam ko lang kailangan dalawang villager, diba? Kukunin ko na lahat ng carrot ko para makapag-breed na sila. Sino ang magiging farmer? Tingnan natin. De, wag dyan. Sa kabila. Dito. Sino sa inyo? Yung dalawa ang magiging farmer. Okay, tinanggal ko na siya sa boat. Anong ginagawa? Saan ka pupunta? Ayaw mo maging farmer? Ito, meron ditong... Ba't kayo... Oh my goodness, sumakay sila dun. Okay, sino ang magiging farmer sa inyo? Ayun, ito, naging farmer ni isa. So, hindi pa ako sure nito mga kabarkada. Experiment pa lang po to. Malalaman natin kung gumagana ba talaga siya. At least dito, mas nagawa ko na siya. Sa hardcore survival let's play ko, hindi ko siya magawa. Eh, buti pa dito sa ano, Kada Craft, magagawa ko kagad siya. Mabilis lang eh. Okay, tara dito, kunin mo lahat to. Kunin mo lahat tong carrot na to. Uy, magde-despawn to, kunin mo. Kunin mo, magde-despawn yan. Ay, ayaw niya. Ba't tayo mo kunin? Puno na ba? Puno ka na ba ng carrots? Oh, puno na ata siya. Okay, pakawalan ko na tong isa. Wait lang, mamaya ka na. Amampas kay villager, wait lang. Okay, tapos ikot natin to dito. Ayan na, mag-breed na sila. Ayan na, mag-breed na sila. Teka, kailangan ko tanggalin yung boat. Tanggal ko na yung boat. Tingnan natin kung mag-breed sila kasi binigyan ko naman na ng carrots na marami. Kailangan kasi puno yung inventory ng villager para makapag... Yes! Nag-breed sila! Tupadamahin nyo lahat ng carrot. Ayan, yan. Reward ko sa inyo yan kasi nag-breed kayo na isang piraso. Yes! Ibig sabihin gumagana nga siya, kailangan natin punuin yung inventory niya ng carrots. Alright, syempre. Yung pala ang kailangan gawin, bakit karamihan sa mga YouTube video about villager breeding, hindi nila sinasabi yun or hindi nila pinakita. Para hindi na ako magmumining sa nether, ayoko na. Oh, sino magiging Mason? Yes. Okay, kailangan niya ng clay, tapos kailangan niya ng bricks. Siguro ang gawin natin, makipag-trade na lang ako dito. Okay, nakipag-trade ako dito. Ayan na, what a deal, oh, di ba? Meron na tayong villager trading, nag-level up na siya, okay, nag-level up na siya. Okay, gagawa din tayo ng pumpkin farm. Ay, nakita ni Star Sir, nag-trade daw ako. Napapansin ko sa mga video ng mga Kada Craft members, episode 2 pa lang po ako, no? Nakikita ko yung mga advancement ko sa chat nila lumalabas. Makukuha na rin nila yan, syempre. Ayan na, nag-level na yung Mason natin. Tingnan natin, mag-level 2 na siya. Bigyan mo ko ng quartz. Ang pinakadulo nito quartz eh. So, kailangan pa natin sagad to. So, bibili pa ako ng brick siguro or magmamining ako ng clay. Kasi dito sa may swamp, maraming clay. Dito sa may tabi namin. Ito. Katabi ko lang yung swamp at maraming clay dyan. Okay, so kung nakikita nyo mga kabarkada, meron pong clay dito. So, magmamining muna ako ng clay mga kabarkada. At babalik na lang ako sa inyo kapag marami na tayong clay. Let's go! Okay, try ulit natin mag-enchant. Of course, mag-enchant ulit tayo. Tingnan natin kung ano makukuha natin. Efficiency 3. Wala ata itong silk touch, no? For sure. Di ko lang alam. So, susubukan natin siya ngayon. Tingnan natin. Silk touch! Okay. Sige, papalevel 30 tayo mamaya. Okay. Tapos na. Good. Nakapagtanim na ulit ako ng carrots. At syempre, uy, may golem na. Oh my goodness. Pustahan tayo. Mga lima na yung villager na baby dito. Oh my goodness, lumaki na iba. Oh, lumaki na yung dalawa. Okay. Librarian na yung isa. Okay, sige. Ang gagawin na. Ay, gabi na ba? Pwede na matulog? Wait lang, wala na akong bed. Okay, si Master Zerk na yung pinatulog ko mga kabarkada kasi nawala yung bed ko, inagaw ng villager. So, eto, meron na tayong ano dito, meron tayong librarian. At syempre, alam nyo na ang gagawin natin. Kailangan natin magpa-mending. Bigyan mo ako mending. Riptide. Kailangan mending. Dali. Mending, let's go. Yes, mending agad. Ang bilis lang. Okay. Kailangan na natin ilock to. Teka, kukuha akong paper. Ilalock ko na yun para hindi na makawala. Wait lang. Nakikita ko na yung diamonds dumadaan sa aking mga mata. Ani, kukunin ko. Nakalimutan ko tuloy sa sobrang tuwa. Wait lang. Let's go. Mending. Uy, nagbi-breed pa rin sila. Ito na mga kabarkada. Paper. Mending. Okay. Nakalock na siya. Wala ka ng takas. Mending ka na forever. Let's go. Mending na forever. At yung Mason natin, nakalimutan natin. Mason muna. Benta na natin lahat ng clay na nakuha ko. Ito muna yung lahat ng clay. Okay, magli-level na ba? Diamond. Emerald? Akala ko diamond. Oh my goodness. Okay, benta natin yung mga carrots na nakuha ko dito. Gagawa ako ng pumpkin farm later on. Okay, gawa pa tayo ng maraming paper. Gawin na natin to. Actually, bili na tayo ng isang mending.
Mending, baby, let's go! Nakikita ko na ang mga diamonds dumadaan sa aking mga mata! So, ang kailangan natin i-focus, kailangan ko talaga ng quartz. Sige na, uy, mabilis lang, okay? Ay, wala na akong pera. Kailangan ko mag-mining ng stone, mga kabarkada, kasi may nakalagay dito na stone. Ayan, pwede tayo magbenta. Sige, sige, sige. Okay, silk touch, let's go! Efficiency 4, silk touch, at unbreaking 3. Alright, let's go! Screenshot sa mga kadakrap members. Maglalagay na kaagad ako ng tindahan. Bago ko ibigay sa kanila na meron na akong mending, sikreto muna tayo syempre. I-upgrade natin, gumawa pa ako ng anvil dito sa baba kasi tinatamad ako umakyat. So i-combine ko na to, lalagay natin to ay silky. Ay hindi, pangit yung silky, common na name na yan. Emerald Denator, o oh, diba? Kasi magma-mining tayo ng mga stone, mga kabarkada, para may ipambibenta tayo sa villager. Of course, ayun o, oh, yes, let's go! Nararamdaman ko na ang progress, mga kabarkada. Episode 2 pa lang, let's go! Oh my goodness, akala ko hindi aabot. Sobrang dami ko nang kinuha ng stone. Mag-diamond ka na, bro. Yes! Nag-diamond na siya! Yes! Block of quartz! Yes, sir! Oh my goodness. Kailangan ko na ng unang bahay. Kasi wala pa rin akong bahay yung mga ibang kadakrap members. Meron na silang bahay. Ako wala pa. Kaya kailangan natin bumili ng quartz. Oh my goodness. Kaso napakamahal. 18 emeralds. Tapos 18 quartz lang mo. 12 lang yung quartz na nakuha ko. Tingnan mo, 1 emerald is equal to quartz. 1 quartz? Ano ba naman yan? Pero siguro mga kabarkada, dito ko natatapusin itong episode na to. Next episode, gagawin na natin yung pinakamalupitan kong base, mga kabarkada. Sana nag-subscribe ka na. Pero yun ang para sa ano to. Hanggang sa muli. Good bye! Bye-bye!